So, good afternoon guys, and we're back again with another update video on our Japan spider or Araneus ventricosus. So, makita nyo, makalat yung kanyang enclosure, no? Maraming pakpak ng gamo-gamo dyan kasi ang kinakain nila ay gamo-gamo. So, merong cases dito sa amin na dalawang gabing sunod na may gamo-gamo. So, trinay ko manghuli. At nung mga nahuli kong gamo-gamo is pinakain ko or nilagay ko dyan sa loob ng enclosure at siyang kinain ng ating gagambang Japan. So, nabilisan lang tayong pasilip. So, umakita nyo is ando doon ang ating Araneus ventricosus sa dulo. So, ayun siya. Pwede ni-zoom. So, yun. So, ayan. Malaki siya. Kung susukatin, siya ang sukat ng dugtungan ng ating enclosure. So, medyo malaki na yan, guys. Parang kasing laki na yan ng 5 piso. Sukat yan. So, ibalik natin sa kanyang sukat. So, ang enclosure ko nga pala is ano pa lang, pansamantala pa lang kasi hindi ko pa naharap gawan ng magandang pintuan. So, pero yung ano nito, yung enclosure na to is dito ko na talaga sila ilalagay. Pintuan na lang talaga yung kailangan ayusin. So, dito tayo, balik tayo dito sa mail natin. So, ayun. Ayun, focus. Yung ating mail. Makikita nyo yan, mail natin nakaharap sa atin. Yan ang ating mail, nakaharap yan sa atin. So medyo lapitan natin ng konti. Yun, oh, kitang kita naman ang ating mail dyan. Napakaganda ang ating mail. So lapitan pa natin konti. Yan, oh, kitang kita, diba? Parang tarantula na. So, update video lang ito sa aking ano, at hindi pa ako nakagawa ng ibang vlogs. So, yan. Maknap. Yan sa main camera. At meron akong ano dito, ipapasok na clip about dun sa mga itlog nung nahuli nating gagamba last Saturday. So may ipapasok akong clip. Yung mga gagamba na yun kasi is nag-itlog sa kani-kanilang mga pitak hamugan, and ang iba doon is nag-hatch na at ating pinakawalan sa backyard. So panoorin nyo to. So ngayon meron tayong hatch eggs dito ng gagamba. Yan. So gamit nga pala natin ang ating camera na wide. So, ayan. Ang balak natin dito is papakawalan natin sila dito sa mini garden. So, titingnan natin kung magta-thrive sila dito. So, nag-hatch na yung mga yan. Ayan. So, tingnan natin malapitan. Ayan, malapitan. So, tara. Try natin silang pakawalan. Kasi, sure akong mag-hatch na to. So, dito ko nilagay, ito siya, sacks, egg sacks. So, dito ko naglalagay ng egg sacks sa mga gagamba. Para kung sakaling mag-tribe sila, is dito lang sila. Haakit sila dito sa puno, may puno dyan. Yan, dyan ako dati nagpapa-tribe. So, itong mga to is mga fail, ano to, fail sacks, fail egg sacks. Ito naman is sure na to, na nag-hatch. So, titingnan na lang natin kung dadami ba yun dito. So, kung magta-thrive ba sila. Ayan, punta natin yung isa kong, ano, isa kong gagawin doon. Magpapakain tayo. Tsaka, mag-update tayo ng ating Araneus ventricosus. So, ayun na nga guys, no, yung feeding video is hindi ko na na-videohan ng habang in-actual. Pero, ito,
makikita nyo sa enclosure. Ito yung ating talaan na galing kay Hero J Mercado. Ayan yung ating talaang butterfly. Nakalagay siya sa enclosure na special enclosure ko to. So dito nakalagay dati yung una kong Araneus ventricosus na kinuha kay Sir Tech Ray. So ayan, makikita nyo naman dito yung aking hatchery. So tinawag ko siyang hatchery. So bakit tinawag na hatchery? Kasi dito ko nilalagay yung mga eggs up ng mga gagamba. So ayan, kung makikita nyo yan, mga eggs up ng gagamba yan. So ito is matured na to. Anytime soon is pwede na itong mag-hatch. Yan, so balik tayo sa video. Medyo na matay na yung ating camera, ang ating flash. So yun, anytime soon nga pwede na mag-hatch ito. At pag nag-hatch ito is papakawalan pa rin natin kagaya nakita nyo sa video clip kanina using my GoPro. So ayun, ipapasilip ko ulit sa inyo ang aking iba pang mga alaga na nasa pitak hamugan. So ito sila, no, isa-isahin natin ang kanilang ano. Ito is kumakain ng superworm. Buhay pa yung superworm nilalantakan niya. So hindi ko na na-actualan, na-video ang actual yung mga ano nangyari sa kanila. And then ito nga pala isa sa pula-pusod natin. Then ito isang tigrihan din to, dito bakante. At ito yung ating tigrihan na nilaban natin kanina dun sa isa pang tigrihan. So hindi ko nakuha nun ng video yon, pero napakaganda ng naging laban nila, no? Nanalo tong si tigrihan, kaya premium yun na yan. So soon, pagka meron akong fighting na gagamba, ibibidyo ko, tapos papanood ko sa inyo pagkaya ng dati. Ngayon kasi medyo mabilisan lang yung process ng ginagawa ko kasi medyo marami akong gawa ngayon. So ganito lang muna yung update ko sa inyo. So ito yung isang panderby. So kunin natin siya sa pitak. Yeah, okay. So ito ang ating panderby dito. So yan, kita nyo naman yung kanyang kalis. Talaga sunog na sunog na. Susubukan kong hanapan ito ng kamatch, tapos subukan natin ilaban. Kasi sa ngayon, ito yung isa niyang kamatch, pero magpapalakas pa to, eh. Magpapalaki pa yun. So, pakainin ko muna yan. So, baka soon, itong dalawa na to. Soon, baka itong dalawa na to is paglabanin ko. Titingnan natin kung sino ba. Sinugnog-sunog ba? O si puti? Parehas naman silang tigrihan. Yun nga lang, mas fortunado ay pagkasunog niya itong ano nito. Ayan, alis mo. So sa ngayon, ito muna yung update ko na video sa kanila. Sana sa susunod ay makapag-hunting ulit tayo ng gagamba. Hindi lang kasi talaga maharap ngayon at sobrang busy ng schedule sa personal schedule, work, etc. Ayan, salamat pa rin sa inyong suporta, panonood sa aking video kahit na paputol-putol at ang content natin ay update content lang. So ayun, maraming salamat sa panonood at paki-like naman yung video na to, malaking tulong sa akin, and peace out.